Mga salitang magkasing tunog. Ano ang mga salitang magkasing tunog? Ang mga salitang magkasing tunog ay mga salitang parehas o magkatulad ang huling tunog. Ito ay makikita sa mga tula at awiting pambata. Basahin natin ang isang maikling tula. Ang pamagat ay bahagi ng katawan. Sa ating pagsulat, kamay ay gamitin at ang paa naman ay sa paglakad natin. Ang dalawang mata sa ating pagtingin gamit sa pagkain, ating mga ngipin. Ano-ano ang mga salitang magkasing tunog sa tula? Ang mga salitang gamitin, natin, pagtingin, pagkain, ngipin ay mga salitang magkasing tunog na nakita natin sa ating tulang binasa. Dahil ang lahat ng mga salita ay nagtatapos sa in. Alamin natin kung kayo ay may natutunan sa ating maikling aralin. So ang panuto ay suriin ang maikling tula sa ibaba. Iguhit ang bituin kung magkasing tunog ang mga salitang may bilog at buwan kung hindi. Ating pag-ingatan ang suot na damit ng di marumihan at hindi mapunit. Ang salitang may bilog ay damit at mapunit. Ang damit ba at mapunit ay magkasing tunog? Tama! Magkasing tunog ang damit at mapunit. Ano ang isasagot natin? Bituin o buwan? Tama! Bituin! Kilala mo ako? Ako'y isang aklat. Sa bawat pahina ko ay may nakasulat. Ang salitang may bilog ay ako at nakasulat. Ang ako ba at nakasulat ay salitang magkasing tunog? Mali! Hindi magkasing tunog ang ako at nakasulat. Ano naman ang isasagot natin? Bituin o buwan? Tama! Buwan ang sagot. Ikatlo, pagpasok ay agahan, maging maayos sa bilahan. Mga gamit ay ingatan, isagawa ang kalinisan. Ang salitang may bilog ay agahan at ingatan. Ang agahan ba at ingatan ay magkasing tunog? Tama! Magkasing tunog ang agahan at ingatan. Ano naman ang ating isasagot? Ito ba ay bituin o ang buwan? Tama pa rin! Ang sagot ay bituin. Ano nga ba ang dapat nating tandaan sa ating aralin? Ang mga salitang magkasing tunog ay mga salitang parehas o magkatulad ang huling tunog. Ito ay makikita sa mga tula, awiting pambata, maikling awit, at mga bugtong. Ito ay makikita sa dulong bahagi ng bawat talata o saknong ng mga tula at awit. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin.